purpose of conducting a qualitative research for our topic in line with gender and development, which is cross-dressing in our campus, we will be doing an interview. And today, I will ask Mr. Brigido Estrada, a BSBM student, about his opinion. What can you say about homosexual? Well, think ko, homosexuals are a confused group of individuals with deep-seated issues, then na-romanticize siya over time. Kasi last year, na-debunk na yung claim ng LGBTQ community na I was born this way kasi walang gay genes na nag-exist. I think they're just confused. So, tingin ko, it's all a matter of preferences. Kung anong gusto mo, kung ano yung mga trip mo. Then, it was formed as a political movement over time. Then di maiwasan yung discrimination. So, na-romanticize siya. There was a brigade to go up against discrimination. But still, mag-i-stand yung argument na they are still borderline delusional if they would think na a boy is a girl and a girl is a boy. Kasi XX at XY chromosomes lang naman ang nagde-determine ng genders. So, what do you think or what are your opinion about the cross-dressing inside our campus? Para sa akin, napakalaking mali nun kasi you don't correct confusion with tolerance. Kumbaga, pag sinabi ng kaibigan mo na 1 plus 1 is equals to 3, you'll just have to tolerate it because you respect it. I don't think that is called respect. That is called cowardice. That is called complacency. 1 plus 1 is never equals to 3 in any sense of the word. So, tingin ko, kailangan nilang makita yung chaos na kayang gawin ng ginagawa nila. Kasi magsisimula lang to sa cross-dressing. Then in the future, magpo-produce to na mas problematic pang mga questions. Ng iba't iba pang mga movement na may sariling preferences din. Baka next time tungkol na to sa pedophilia. Baka next time tungkol na to sa rape. And it will just start from a simple cross-dressing. Ganoon lang ang madali. Yun naman ang nag-spark lagi. So, sinasabi mo na hindi ka pabor sa cross-dressing? Hindi. Kasi magre-raise ka ng confusion future. Okay. So, kung hindi ka pabor, would you feel uncomfortable with the non-binary? Ay, hindi rin naman. Kasi ang trato ko naman sa mga nakakasama ko is the same as what would I treat those people naman na kilala ko. I would still treat them equally. I mean, hindi naman siguro maapektuhan nito ang intellectual capacity nila or ang pakikisama nila. Pero wag lang maibobrot up yung idealism nila at ipipilit nilang i-stop to sa utak ko. Kasi that would be a different matter. Para mong sinabing i-degrade ko yung sarili ko. So, do you think your opinions are deeply influenced by your personal experience? Tingin ko hindi much experience. Yung learnings ko all throughout the years, na apart from my education, na apart from my street knowledge, is may mahilig din naman ako magbasa, so I've read. Then yung hard truth is something na hindi magiging pabor sa'yo lagi. Yun ang natutunan ko. But do you experience something about, you know, yung sa LGBT? Oo, marami akong na experience dati, katulad ng mga movement for anti-discrimination, in which I truly agree. Yes. Wala naman dapat talagang nabubuli. Ang stand ko lang naman lagi is I'm not discriminating them. I'm just giving them definitions. I'm just giving them the proper brand. Na matagal sa matagal na panahon na is iniiwas nila to dahil sa preference. Alam mo yung preference na nagiging belief mo na at nagka-transcend into faith. So that is something na napaka-unhealthy kasi you're influencing people sa surroundings mo. So ayun, siguro para sa akin is more on natutunan ko sa pagbabasa at pakikisalamuha ko sa mga tao. Not all opinions are correct, but they can be valid. So, sa tingin mo, sa campus ba natin eh, sa tingin mo, do you think that it will matter if the cross-dressing should be discussed in the future? I think kailangan pang i-discuss to further.
kailangan pang magkaroon ng mas maganda pa. Kasi kung lagi na lang, kung lagi na lang yung mga policy na gagawin o nai-impose is dahil sa trend, tingin ko magiging malaking problema to, magiging problematic to in the future, magiging malaking issue to sa validity naman ng logic. So ano sa tingin mo yung mas kailangan magkaroon ng discussion? Yung paliwanag sa mga LGBTQ na hindi naman, parang hindi naman required na mag-cross-dress or more on acceptance. Oo, ganito eh. Kasi I'm not taking away your humanity kapag sinabi ko, a man is a man, a woman is a woman. We're just giving a fine line between those two. Hindi rin naman ako nagiging patriarchal kapag sinabi kong ganon. Tingin ko kailangan lang natin i-discuss kasi yung fine line ng logic and fallacy is nagiging blurred na. Dahil sa mga trend, dahil sa snowflakes, dahil dito sa mga tao na to na gustong gawin kung ano man yung gusto nung ipaglaban yung preference nila at i-impose naman sa ibang tao. Tingin ko kailangan ay alis yung danger nun. So yun lang naman, maraming salamat. Okay.